Hello! Hi guys! It's me again, ang yung Poging Technician. Oh my God! Wow! With my squad, nawawala si James. Yan. For today's video, ito na, tutuloy na natin yung nakaraang video natin. Ito yung carrier na ang error nito is E1. Carrier inverter ko. Yan. Ngayon, guys, samahan niyo akong i-check tong unit na to, na inverter na to, kung ano talaga ang sira niya. Ang error po nito is E1. Kung meron po nakakaalam ng error ng E1, pwedeng comment na lang po kayo dito sa aking video para magtulungan po tayo sa mga problem ng ating mga unit. Yo, guys, yo, samahan niyo ako, guys. Thank you.
Yun, guys, nag-observe na tayo. Mandar na yung compressor. Kuha natin ang ano siya, ng temperature niya, ng degrees Celsius niya. Kung talagang lumalamig na daw, kung talagang lumalamig na to. Sakay. Yan, nagsimula na tayo sa 21 degrees Celsius. 21 po yan. Yan, 20 po yan. Yan, 19 degrees Celsius po. Ang lamig na nare-reading ng ating tester kung sa ating unit. So ngayon guys, ano ba talaga naging problema na itong unit na to? Ang iwan error po, ang naging problema po niya sa iwan error po is itong dalawang parts na po ito. Yan po. Kung di po ako nagkakamali, diode po, tsaka MOSFET po ito. Ayan guys. Kung mali po ako, i-correct na lang po ako. Ayan, napalitan na po natin siya ng dalawang parts na to. Ayan, kaya nag-continue na yung tumakbo na at tumandang na yung kompreso. Actually, ang naging reklamo ni client sa akin dito, pan lang yung unit, hindi rin nagpapalamig. So kaya hindi nagpapalamig dahil dito sa dalawang parts na to. Yan po, dalawang parts na to. Nakakabit po ito sa board, sa main board po niya. Yan. So ngayon po, okay na po yung unit. Na-observe na po natin ito. Ang amperes na nakukuha natin sa kanya is 4.7 amperes na nakukuha natin sa kanya. Sa amperahe niya. Yan guys, ayusin natin guys. Ha. Yan. Patakbuhin natin ito guys ng mga 30 minutes. Para malaman natin ito talagang okay na okay, wala magiging problema pag uminit na. Kalasan kasi talaga sa mga encounter namin, binibigay po talaga ito. Yung sa ibang board, napapalitan. Pero sa ibang board na brand ng air conditioner, hindi ito napapalitan. Mga ganito. Talagang replace na siya ng board. Yan, mga ganito. Pero yung sa pagkakataon ito, yung carrier, napalitan pa po ito. Yung board na ito, naayos pa na repair pa. Guys, nasa labas pala tayo gumagawa ngayon sa nakakapagin siya. Kaya maraming tao, medyo mabigay. Kansya na kayo, ha? Doon nalis pala sila, may hawak silang bola kaya napakaya ng kaya maglaro ng basketball. Kasi, hindi ko natatanong guys, player din ako. Player. Ng kainan. Yan guys, ito para sila Master Eugene. At si Master James, nawawala na naman. Gala ka kasi yung tao na yun eh. Nawawala na naman siya. And guys, okay na itong unit na to guys. Ang naging problema niya sa board, yung MOSFET tsaka yung socks. Yun. Okay na to. Pwede na itong i-deliver sa unit. Nasa ating class. Kahit mahal na kahit. Kasi kapong pa ito eh. Hindi ko na asipasok ang hapon. Kasi marami kami service. Lumabas kasi kami. So ngayong araw ko lang siya nagbigyan ng oras. Check na rin yung ating class. Kasi nainit na dito. Sa atin kasi. Wala init na ito. 1 hour later.
hour later. Yun! Oh. Ayos na po pala yung ginawa nating aircon kanina, yung carrier inverter. Ang naging sira po pala niya is yung MOSFET tsaka yung diode, kung di pa ako nagkakamali. Medyo maingay pala yung kainang video natin habang nasa labas tayo, kaya parang di naiintindihan ng mga pinagsasabi ko. Yun nga pala. Ayos na po pala siya, pinalitan natin, ni-repair natin yung board niya. Kaso, ang error niya is E1. Yan. Hi. Yan, yun nga pala si Caleb at aking mga nagang. Yan, may squad dyan. Yan. Yun, okay na po. Salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong araw na to sa pag-repair ng carrier inverter, window type. E1 error po. Salamat po. Please like and share and subscribe sa aming YouTube channel, Bentong TV. At click mo na rin ang notification bell para lang yung updated sa aming mga videos. Bye! You know?